Brother Wendell, pwede po bang magbigay ng mga examples ng curses? Kasi madalas sinasabi, binibigas doon kung ano hexes, curses, ganon. So, para po education po sa sa karamihan po. Baka akala nila na simple lang yung mga pinagsasabi, pero curses na pala. Oh, yung magalit ang mga magulang sa kanilang anak, bubu ka. Yun, sumpa na yun. Kaya yung mga bata na sinabihang bubu, abay, magiging bubu talaga yan. Ayaw na yan mag-aral. Yung sinasabihan na matigas ang ulo mo, oh, yun, magiging pasawa yan. Oh? Dahil sumpa na yan. Nakikinig ang kalaban, unang Pedro 5:8. Yung, of course, yung mamatay ka sana, sumpa yan. At hindi lang yan, may case kami na pinaprasis na di sila maniwala sa tinatawag na sukob, yung ikinasal sa unang buwan ang kaniyang magulang, kaniyang ate, at susunod sila sa sunod na buwan. Sabi ng ate, huwag. Dahil pag itutuloy ninyo yan, may mangyari sa inyo. Yun, kahit hindi sila naniwala, pero kung hindi sila protected sa tinatawag na sanctifying grace, yung pahayag ng ate, iepekto yan. Kaya, di man sila naniwala, pagkatapos ikinasal ang kaniyang ate, sumunod sila, matapos sila ikinasal, isang araw pagkatapos na ikinasal, pulis yung kaniyang asawa habang naka-duty na sakay sa motor na disgrasya, patay. Kaya galit na galit siya sa kaniyang ate, no? Grabing galit niya. At ipinaprasis siya sa office. Yung dami pa ba? Kaya mag-ingat. Merong sa ibang office na pinaprasis ang isang dalaga dahil kahit anong kanyang ginagawa sa trabaho, sa kanyang love life, talagang palpak. Dahil sabi pala sa kaniyang mama na kahit anong gawin mo, pag magalit ito, kahit anong gawin mo ay di ka talaga mag-asinso. So, yun. Delikado talaga. Kaya mag-ingat. So, tandaan natin na si Saint Augustine, napaka grabe yan na lasinggero, mga kasalanan niya noon, pero pag siya ay lasing na umuwi at mag-wild man siya sa bahay dahil sa kanyang kalasingan, ang sabi ni Santa Eli, yung kaniyang ina, ang sasabihin niya na Agustin, magiging santo ka sana. No, yun ang palaging sabihin ni Santa Monica. Kaya nga, ang result ay naging santo si San Agustin. So mag-ingat sa mga isasabi natin, lalo na pag magagalit, dahil grabe talaga ang epekto sa pahayag ng mga bagulang sa kanilang anak. Kaya nga, naalala nyo ba yung prayer noong nakalipas na Misa de Gallo tungkol sa blessing ni Zacarias kay Juan, at ikaw anak ko, tatawagin kang propeta ng Diyos. Yun ay blessing. Dahil, kaya yun, mga ninong, mga nenang, mag-bless yung mga inaanak nila, yung mga anak naman, mag-bless sa kanyang mga magulang. Kailangan talagang i-declare natin sa ating mga anak.
God bless you. At napaka-powerful yan. No? Kaya mag-ingat sa anumang sasabihin dahil ang ating kalaban ay nakikinig. Bakit si Santa Maria, si Saint Joseph ay terror of the demons? Dahil sa kanyang weapon of silence. Yun po.